topic natin, hindi magkaanak, baka naman kay mister ang problema. Tapos, meron din tayong tinatawag ng mga erectile dysfunction. Nagsisimula na ho ito sa kabataan. Sa mas batang edad, naisip natin, dapat hindi pa sila magkakaroon ng ED. Bisita po natin isang napakagaling at napakabait at malalapitan yung urologist. So, pwede kayong mag-consult sa kanya, hindi kayo mahihiya. At itatanong niya ay yung mga nararapat, bakit hindi kayo nagkakaanak? Ang guest po natin, Dr. Raymond Cablitas from UERM o yung University of the East Ramon Magsaysay Medical Center at sa Capitol Medical Center. Doc Ryan or Doc Raymond Cablitas, yes po. Hello. Bati tayo. Hello, magandang araw, magandang gabi sa lahat sa mga kababayan natin na nakikinig. Salamat sa pag-invite po sa akin, Dr. Lisa, Dr. Willie. Yes, ang unang tanong ko, merong mag-asawa, lalapit, gusto po namin magkaanak. Ang problem, ang tagal na, ilang taon na hindi nagkakaanak. Yung pala, si Mrs. lang ng si Mrs. ang nagpapacheck up. Bakit kailangan magpacheck up din si Mr. sa inyong mga urologists? So, kapag ganyan, no, common kasi sa atin, laging ang babae pinapatingin. Assuming na laging lahat ng problema ay sa babae. Sa usapin ng infertility, lagi po dapat pareho ang nagpapatingin. Si lalaki, sa urologist. Kaya kapag ganyan, ang initial na tinitignan ng isang urologist, nagpi-physical examination, bago niyan, mag-history taking. Maraming tanong ang doktor. Kaya huwag kayong magugulat, maraming tanong. Kasi very important na information ang makukuha niya kapag maraming questions na nakatarget sa kalusugan mo, sa previous na trabaho, previous na kalusugan mo, na hospital ka ba dati, nung kabataan. Yung mga ganyang bagay, tinatanong ng urologist yan. So, pati ang physical examination. Para malaman natin anong importanteng test ang pagagawin. Kung meron man. Okay? Kaya from there, kapag nasuri niya ng maayos, malalaman niya anong next step kung merong makita mang problema. Yes, marami nagtatanong anong normal sperm count o bakit may marami na daw nakikita from the result of the sperm count test. Seminalysis. Ang seminalysis po ay very important na initial test kung mag-evaluate ka ng isang lalaki na may question sa kanyang fertility potential. So, importante rin ang timing. Kailan ka dapat, hindi every time na kailan mo lang gusto. Sa mga urologist, 2 to 3 days of sexual abstinence. Not too long and not too short. Okay? And at the same time, dapat hindi puyat, preferably walang recent fever, walang alcohol binge for the past 48 to 72 hours, mga ganung bagay. Kasi it may maselan ang makikita mong mga impormasyon kapag mali ang nagawa mo sa mga criteria na dapat sinusunod sa pag-seminalysis. So, 15 million ang importanteng lower limit namin. Okay? Kaya, hindi lamang sa count ang nagde-depende ang parameters ng seminalysis. Importante rin yung pH ng semilla, yung motion o yung motility ng mga sperm cells, tapos pati yung shape. So, shape, number, motility are common 3 big factors na pinapansin namin. Tapos, kapag may abnormal, so, ini-investigate further. Okay? Other parameters na chine-check doon, yung pH, no? Kung yung liquefaction time niya, kung lumulusaw ba agad o matagal lumusaw. Other parameters din po yun. Kaya importante, alam rin ng doktor saan nagpapagawa ng tamang seminalysis. Tapos marami palang kalalakihan, akala nila normal yung kanilang reproductive tract. Eh yung pala, may pagkakaiba. Oo. So kaya nyo kailangan silang ma-check up. Opo, kasi yung mga ganong condition, akala natin na hindi naman yan na nakita lang 1 day before, 2 days. Marami yan, akala na normal yun. Isa sa mga pinaka-common among pasyente na may reversible kinds of infertility problems ay yung pagkakaroon ng malaking ugat sa scrotum. Okay? Ang scrotal varices. Magkakaanak pa ba sila? Varicoceles. Yes po. Kasi hindi porkit may varicocele, ang varicocele po ay parang may malaking ugat sa may scrotum or sa bayag. Pinaka-common na sanhi ng infertility ito sa mga lalaki na mare-reverse. Ibig sabihin,
pag merong mababa ang sperm parameters mo, abnormal, at yun ang maaaring dahilan, commonly, kapag na-reverse mo yung, mare-reverse mo yung condition ng semen parameters niya kapag tinugon mo yung varicocele problem. Ngayon, hindi rin lahat na may varicocele ay may problema sa pagkakaroon ng anak. Na, ang pagkakaroon ng anak po, ang pagkakabuo ng anak ay chance factor yan lagi, no? So aside from chances, no? Even walang problema, mga pasyente, may iba, hindi nagkakaanak after 1 or 2 years. So aside from the chance factor, napapababa lalo ang chance ng pagkakaroon ng fertilization kapag mababang parameters ng seminalysis ninyo. Kaya pag mababa, so talagang mas mahirap ma-attain yung goal mo na magkaroon ng anak. So anong goal natin kapag mayroong reversible cause? Tutugunan mo yung varicocele, kung may varicocele, no? Kapag mababa ang parameters, minsan nag-i-improve yan after you do the varicocele treatment. Ang varicocele treatment is surgical. Nilalagate yung mga non-functional na veins. Sira kasi yung mga veins na dumadaloy doon, kaya nagkakaroon ng malaking ugat. Kapag sira ang ugat, hindi nagsa-circulate na maayos ang dugo. So yung mga dapat lagyan ng oxygen, naiipon lang yung mga hindi nalalagyan ng hindi umiikot yung tamang flow ng dugo, so hindi bumabalik yung tamang dugo sa paggawaan ng similya. Yung mga used blood, umiinit, nasisira yung paggawaan ng similya dun sa testicular testicular tissue. Mapunta tayo sa paggawaan ng similya, yung bang pagbabike, kasi uso ngayon yan, pagmumotor, nakaka-affect ba yan sa hindi pagkakaanak? Actually po, yung mga ganyan ay hindi sila directly magsasanhi ng mga infertility problems. Pagbabike kasi pwede sa for leisure, nag-improves health, okay. Okay. Pero kasi ang gusto ng paggawaan ng similya, ang sperm production, kaya nandyan sa labas, dati kasi bago tayo panganak, nasa loob yan eh. Umababa yan habang lumalabas tayo. So ang silbi niya, bakit siya nandyan ang position para hindi ganong mainit ang ang condition ng environment na paggawaan ng similya. Kaya nasa sa scrotum, sa slightly cooler siya kumpara sa body core natin. So gusto niya na dapat tamang temperature. Ang nangyari sa varicocele, mainit, nagkakaroon ng mga antioxidants doon kasi pangit ang circulation. So yung mga poorly oxygenated blood, andun siya, stays there. So pangit ang produkto ng similya. Sa mga activities, wala naman directly physical effect yung mga ganon. Although, yung mga other exposure like radiation can affect fertility. Medications can also decrease yung fertility potential. And sometimes other medications for other diseases like hypertension may decrease your libido. In effect, they decrease din yung production ng similya natin. Okay. Ang siyempre gusto mo, reproductive age, yung panahon na dapat mag-aanak, hindi pa rin nag-aanak, napapaaga na ba yung problema sa performance ngayon sa ating mga younger men? In general, sa performance, what affects their performance? Doc, ang maunang sabi nila, parang hindi na ganun kasing tigas, no? Kung yun lang yan. Napapansin ko yan for the recent years, Doc, mga 2 or 3 years. Alam ko hindi ganito. Sa urologist po pupunta yung mga ganyan, Doc, pasyente. Bakit kaya, Doc? Ang tawag po dito ay erectile dysfunction. Na kung saan mayroong perceived, no, na parang hindi nasusustain yung tamang erection for sexual satisfaction. Okay? Nasisira ang relasyon niya sa partner niya, sa asawa, hindi maka-perform, nasisira ang pag-iisip niya, parang naapektuhan siya psychologically sa work. So hindi lang dahil doon sa act lang mismo na apekto, pati sa buhay niya, pati ng couple. So nangyayari dito, kapag may erectile dysfunction, pag nagpapatingin sa doktor, una ko tinatanong, nung bukod sa edad, kumusta ang lifestyle mo, tulog mo, ehersisyo mo, sigarilyo, alak, no? Yung mga ganong bagay, importante yung kasi nakaka-apekto sila sa overall circulatory health mo. Okay? So iba pa, ang isang may taong may erectile dysfunction, ang common natin, ang ayaw natin mangyari, magkakaroon siya ng heart attack or heart event in the next 5 years. Ang tawag nga namin dito, tip of the iceberg po kadalasan ng isang sakit na merong erectile dysfunction. Baka nasa ilalim niyan,
mga sakit katulad ng mga sakit sa puso, okay? Diabetes or metabolic diseases, dyslipidemia o mataas ang cholesterol, lahat sila, andyan sila sa ilalim na maaaring mag-contribute at magkaroon ng ganito. Marami na rin mga kabataan yun, or kabataan in terms of age between mga 30s, mid-30s to 40s, mga active pa, they find out these problems kapag nagpagawa ng test sa mga doktor. Ako, nagpapagawa ako, FBS, blood sugar, cholesterol, ang tataas. And they seem to, hindi naman sila malalaki o matataba, pero it may be the lifestyle that we have for the past generations, nangyayari na ito. Yes, Doc Ryan, nabanggit mo yan. Alam nila may diabetes, may high blood. Tapos ito, mga elderly naman na lumalapit sa amin kasi cardio din naman si Doc. Sabi, opo. Doc, yun nga, problem ko, ED, erectile dysfunction. May gamot pa ba? Halimbawa, may high blood diabetes na sila. May magagawa pa bang urologist para doon sa problem nila? Okay. Isa po sa mga pinaka-common po na pwede namin ibigay na option. Swerte nga kasi may mga kasama na kaming cardiologist kapag dumarating na yung doc, na mga ganon. So, we work hand in hand with the cardiologist, no? Okay, kung papayagan ka, I may offer you a medication like yung PDE5 inhibitor, katulad mga sildenafil, kung mag-i-improve at safe enough for you to take this. Ibig sabihin, ganon, bibigyan kita ng gamot kung safe enough para sa'yo sa cardio, no? Kasi pinapaalala na dapat team player kami, no? Baka isipin kasi porque inisip ng pasyente na pinapunta na sa urologist, lahat doon na. Well, dapat magko-coordinate din. Kasi minsan, meron siyang anti-hypertension na may kasamang diuretic. Yung diuretic din na yun, nakakapagpahina ng ereksyon. Yung mga may plus. Rosetan plus, minsan, nakakasanhi rin yun ng erectile dysfunction. Kaya kung pwede mapa-adjust yung gamot, magpapaalam tayo sa ibang doc, sa cardiologist or sa internist. So bukod sa other medications, of course, control of blood sugar, kasi hindi mo ma-attain yung tamang vascular effect niya kung hindi controlled ang blood sugar, no? So bukod sa vascular effect, pati yung sensation ng affected organ, apektado rin. So hindi lang it's a multi-specialty approach kasi yun nga, tulad na sinasabi ko, tip of the iceberg, marami ibang medical conditions ang nagtatago dyan. Home remedy para maka... Okay. So, meron ba silang mga pwedeng gawin, kainin, para mas magkaanak itong ating mga tatay? Okay. So, essentially, the general health advice. Tanong ko pala, Doc Raymond. Halimbawa, nagkaanak ka na dati, tapos nabanggit nyo nga, hindi na magkakaanak ngayon. May magagawa pa ba? Yes, definitely. Kasi magtataka ang pasyente, ang couple, na bakit kaya nagkaanak naman tayo ng dalawa tapos after 4 years, bakit hindi pa? So, ang first step is actually to know the fertility potential, status ng dalawa, hindi lang ng lalaki. So, ang OB, pabalik sa kanyang doktor, sa OB doctor niya, sa OB patient. So, yung lalaki, babalik ulit sa urologist. Ano ba ang problema? Kasi para malaman natin, may nagbago na sa katawan ng mga tao after 5 years or even longer. She may have other diseases like diabetes or hypertension. Maraming ganon. At the same time, marire-evaluate. Back to square one tayo. Magse-semi analysis ulit, oho. Ipipi ulit kung kinakailan, oho. Okay? Kaya, yun ang unang step eh. Kasi the next answers or the next steps will be depending on the initial re-evaluation. Pagbalik mo ulit. No, baka meron ka ibang mga kondisyon na maaring wala naman dati, babalik ka sa kondisyon na yun. Kunyari, may hypertension nga, i-control mo na hypertension mo. Okay? O may diabetes ka, control mo yung diabetes mo. Then we will re-evaluate again. Okay? Kasama sa re-evaluation, of course, yung seminalysis. Kasi yung pinakaunang step po, eh, kung sa lalaki. Mga kakainin, may makakatulong specific ba dyan? Diet or ano po? In particular naman po, wala naman sa mga diet, okay? Kasi ang mga diet naman, kakabit niyan lifestyle eh, no? Sa pagkain. So, tabang balance of diet naman ang pinaka-general advocacy namin. Kasi it all boils down to the medical conditions na maaaring kadikit ng diet, no? Carbohydrate intake, cholesterol, no? Family history, prevention of heart diseases, mga ganon. Yun ang mas established kasi natin information na eh with regard to prevention of these possible problems.
Yes. Okay, so maraming salamat sa ating mga urologists pag problema sa kalalakihan. Pero ang patients nga nila, hindi lamang ang mga lalaki, yung mga babae din na may problema sa urinary tract ng isang tao. So, thank you so much, Doc Ryan, Doc You're Raymond. You're always welcome yes. po, Doc Liza and Doc Willie. And again, we are very grateful to be here, to be part of your advocacy, to give the information to every Filipino. Yes, salamat kay Dr. Raymond Cabditas ng UERM at ng Capitol Medical Center.